may gustong sabihin si ano si Ate Joan, mga kalingap. Ayan. Ano yung gusto mong sabihin, Ate Joan? Ano po? Gusto ko lang po sana sabihin kay Kuya Balcon. Pasensya na po, Kuya Balcon. Naano po ako dun sa pinakingan niyo po sa akin na bahay. Good morning, mga kalingap. Ngayong araw ay may kukumustahin tayo at bisitahin. Ito, sila Kambal. Kumustahin natin sila, mga kalingap. Hello! Merry Christmas! Kumusta kayo? Ah? Kumusta kayo? Asan si mama mo? Andit. Anong ginagawa? Ah? Kumain na kayo? Kumustang Pasko nyo? May napaskuhan kayo? May napaskuhan kayo? Ate Joan! Hello! Kumusta? Ayan, nag-bless yung anak ko. Kumusta? Ah? Okay lang. Ang ginagawa mo? Ayan, oh. Bless, oh. Kumusta? Merry Christmas, Jesselyn. Oo, kumusta kayo? Okay naman. Kumusta ang Pasko niyo, Ate Joan? Oo. San si mama mo? Oo. Kumusta kayo dito? Akala ko, ano, nailipat na kayo ni Kuya Bal. Ano naman, ate, doon? Ano, walang tao, walang masyadong tao, ano. Pero doon sa labasan, meron naman yata. Ha? Kakunti. Oo. Hindi pa napunta dito sila, Kuya Bal? Oo, last na yun. Yung pagpunta mo sa diet, kasama sila. Nagkasama kayo ni Virador, ah. Natawa po. Ha? Nahiya po ako dun. Sinama nila kung saan. Oo. Sinama ka sa diet, ano? Maganda yun, nakapasyal ka. Pero sayang yun natin. Ganda nung ano, nakita ko. Ibaba mo muna. Gusto niya yatang bumaba. Mga kalinga po. Pero maganda yung ano, yung location, yung bahay. Ano? Pati ako, gustong-gusto ko yung bahay eh. Purong bato. Oo. Ang dami nga nagsabi, ba't inayawan mo daw dun? Pwede naman dun sa labasan ka magtinda-tinda. Tsaka madami naman dun yung mga nilagay na ni Kuya Bal dun. Siyempre, kung gusto din nilang magmerinda, magano, pwede din naman dun. Kesa dito, yun mo oh. Hindi ko din alam, hindi ko pa sure kung malapit. Yung eskwela ng mga bata, oo. Sa bagay. Pero anong sabi ni Kuya Bal? Ihahanapan ka daw ng ano? Nang? Kapalungga. Ha? Meron daw po din sa Kapalungga. Ay, wala daw po dyan alam. Ahayaan mo, may ano ako, may alam ako kasi nga lang medyo mahal yun. Sabihin ko muna kay Ninong Bal at sabihin ko sa kanya kung ano, kung papayag doon. Malaking kwarto yun. Kaso nga lang, pangalawang palapag kayo. Nandun din yung mga, oo, nandun din yung mga tinutulungan namin, tinutulungan ni Kalinga Prab. Meron pa lang taas. Meron. Tapos yung tinutulungan ko nandun sa kabilang kwarto sa likod. Oo. Kung papayag si Kuya, dun ka, pwede ka din dun mag-ano, nasa sentro mismo ay, pwede dun sa baba ka magtinda-tinda, ano? Tanungin ko kay Ninong, ano? Wala pa talagang naayos dito sa bahay niyo, ano? Grabe, kumusta yung ano mo, yung negosyo mo? Bakit? Makarebanan tayo, ha? Wala naman kung ano, nagdi-deliver na ano. Ilang araw na din ano. Kaya nga, padandaan kami dito. Wala ka ng ano, tinitinda.
Inalis na nga po yung travel dyan at para pag naglipat po kami, hindi na akong tatagpala. Ay, sa bagay. Oo. Kailan ang pasok nila, ano, Jessaline? Ngayong January? Ah. Ano ate, ano, sayang nga, nasasayangan kami dun sa bahay na inayawan mo. Iba ba mo? Sarili naman na po namin. Oo. Oo. Pagdating ko nga po din sa kanya, sabi ko, dapat mo na lang ako saan nakalipat. Oo, inayawan mo ay. Tapos sabi ko, baka tsaka lagi pa kayong pupuntan ni kuya doon. Baka may kamera na doon iba na papanood ko po lang yan. Tapos meron niya po sinama sa kuya. Sa daig niya tapos, ano yung pinapanood niya sinama doon. Ano, gusto mo doon? Kausapin ko si ano si Kuya Bal na kung para makalipat na. Oo. Kaya nga kung gusto mo doon, pwede kong i-ano kay Ninong, i-chat ko siya na doon na lang kami, lumipat na lang kami kahit nagpapasok pa yung mga ano ko. At may bayad pa naman baga po itong bahay na ito, binayaran baga po. Mm-mm. Sabi ko, ano, pag nag-graduate na lang po sila, itatransfer po na lang po doon. Ah, oo. O di saan sila ngayon matira pag nag-aaral sila? Kay mama mo. Tapos yung kambal na muna ang ikaw doon, isama mo doon. Mm-mm. O ganun na lang si Jessaline, yung nag-aaral na yon, iwan mo muna kay mama mo. Ano? Hayan i-chat ko si Ninong para ano, kasi nakakaano din ay parang nakakahiya baga sa kanya na ano na inayawan mo yung hindi po pagkadating kasi hindi nakasakay pa lang ba ako labas pa uwi. Eh dapat din na ako kaya ito naman, balik din sila din, sasabihin ko na lang. Oo, nakakaya din kasi yung gano'n na parang inano mo. Ano lang, hindi naman. Inayawan mo yung ano ni Ninong. Mm-mm. Ang dami din naka ano sa iyo, sabi nga ay ba't inayawan mo daw, ay kaganda-ganda nung location. Mm-mm. Tahimik, tahimik pati doon, masarap tumira doon. Subukan mo lang at ano yung sinabi ni Ninong na maganda po pati siya, meron na nakatira din sa kalapit, meron na rin ako. Oh, tsaka sinabi niya pati na pangsamantala naman, 'di ba? Okay na rin po pati kahit matagal, maganda naman po yung bahay. Ganda, kompleto, may lababo. Wala. Pwede niyang ano, pagawan yun, madali lang yun. Oo. Oo. Maganda kung napag-isip-isip ka at ano, kawawa naman itong mga tutulo-tulo pala kayo dito. Sabi ko, okay lang naman yun kahit nag-aaral pa dito yung anak ko. Tsaka pinupunta-puntaan ka naman baga ni, ano, ni kuya doon. Hmm. O di na-stop na ng pagkatagal-tagal yung ano mo, yung negosyo mo. At akala ko po makakalipat na po kami, kaya inayos ko na po yung mga gamit. Oo. May gustong sabihin si ano si Ate Joan mga kalingap. Ayan. Ano yung gusto mong sabihin Ate Joan? Ano po? Gusto ko lang po sana sabihin kay Kuya Bal. Masaya siya na po Kuya Bal kung na ano po ako dun sa pinakitingnan niyo po sa akin na bahay. Ano, nasabi ko po na hindi naman pa ako nagsabi na ayaw ko. Sabi ko po ay ang hirap po tinutin dahil walang tao. Pero ngayon po, gusto ko po na doon na po kami lumipat. Oo. Ayan, humingi ng pasensya. Tulo-tuloan na kayo dito, ano? Pasensya na po, Kuya Bal. Pero ngayon po, gusto ko na po doon lumipat. Nung pauwi pa nga lang po ako dito, naisip ko na bakit ba ako nagsabi naman doon. Ay nakakaya naman po at sinama pa po ninyo ako doon. Oo. Para makita ko po yung titirahan.
Maganda naman po yun. Maganda po ako doon sa iba. Ang ganda po talaga dahil hindi pa po ako nangangatira sa magandang bahay. Basensya ko na po talaga. Basensya po kayo. So, pero gusto ko na po lumipat. Sana po ilipat mo na po ako doon. Ayan. Ayan, mahayan mo dyan at makakarating kay Kuya Balito, no? Yung ano mo. Ganyan lang talaga, tao lang tayo nagkakamali ng decision. Siyempre, yung ganun na pabigla-bigla naman kasing ano, di ba? Oo. Tsaka sanay ka, siguro nakikita mo yung mga madaming kapitbahay, ano? Pero doon, oo. Hindi naman po ako doon ang kakilala. Gusto ko po yung marami. Oo, madami ka din na kakilala doon. Dami naman ng bahay doon sa may labasan yata. Oo, meron din naman. Oo. Tsaka natutuwa po ako at meron na po akong kasama doon. Meron na po doon nakatira sa isang kwarto. Sabi ko nga po, lagi ko pong sinasabi, sana wala pang tumira doon at sasabihin ko po kay Gabal na kami na lang po. Oo, hayaan mo ngayong araw chat ko si Ninong, ano? Para ano, mapa-okay na kayo. Kabal po sa akin, sinama po nila ako, ginala nila ako, doon ang sayang ang po nila. Pasensya na po talaga. Ganun talagang ano, ang kalingap, inaano nila na maging masaya yung mga tinutulungan, lalo kay Kuya. Sobrang ano nun, bait ni Kuya Bal. Ganun lang yun para ano siya, para joke, pero ano, sobrang bait yun ni Ninong. Saludo nga kami lagi doon. Oo, may handa kayo ngayong ano, bagong taon? Wala. Oo, may hinanda ako para sa inyo, no? Para sa bagong taon nyo. Mag-spaghetti ka, mag-salad ka, mag-sopas, meron doon. Kompleto yun, no? Oo. Pero sabihin mo, basta yun kay Kuya Bal po. Oo. Oo, huwag kang mag-alala, makakarating kay Ninong. Oo. Kunin ko lang ate yung ano, no? Pasalubong ko sa inyo yung panghanda niya sa bagong taon. Paano nang isarans? Salamat. Ito oh. Nung natin kila Ate Joanne. Ay nagbago na ang isip niya. Gusto na niya na doon mga kalingap. Oh. Ito Ate Joy. Ate Joy. Ate Joanne oh. Oh, buksan mo. Tingnan mo yung ano. May pang ano kayo dyan. May pang salad. Kung gusto mo mag-salad sa bagong taon. Pupunta ako dito makikain. Yan sabi ko, kumustahin ko nga sila Ate Joanne. At ano, ayan. Salamat. Oo. Ito, pas po, paborito pa ito ng anak ko. Oo. Yan. Tapos may ano ka, cocktail. May spaghetti. Salamat po. Oo. Yan mga kalingap, oh. Ana, okay din naman yan, yung ano, kasya na sa inyo yan, no? Hindi po, hindi naman po kayo malalakas pati kumain. Oo, hindi kayo malalakas kumain, ano? Salamat po, dito. Oo. Tapos may pabigay din ako sa mga anak mo. Ito, oh. Oh. Pupasensyaan ninyo na yan at ano? Mga kalingap. Basta ate, sabihin mo po yung kay Kuya Bal. Oo. Sabihin mo, pasensya na po. Huwag kang mag-alala at makakarating kay Ninong yun. Ano? Tsaka mapapanood niya din naman ito. Kaya malalaman niya na nagbago yung isip mo. Kayo nga po, nai-miss ko nga po. Kaya kayo nga nagpunta po dito sa amin. Sabi ko, hindi na napunta sila ate dito. Oo. Busy po ay ang dami niyo pong inaana, nakikita ko na. Oo. Ang dami talaga, ang dami namin tinutulungan ngayon at ano, dami namin... Tsaka po yung kay daday na awabag pa ako doon. May sakit pala po yun? Oo. Diba sinama ko na siya minsan dito? Nakita mo na? Opo, akala ko po walang sakit. Parang okay naman baga po. Noon, ngayon nagbalik. Hindi na siya nakakilala ngayon. Hindi na niya, ano, hindi na kami kilala. Nagsasalita siya mag-isa. Nagsasalita mag-isa. Nakakaawa nga, pero magiging okay din yun. Basta tulungan niya ang sarili niya. Si Jessalyn, hindi pa nagbagong isip? Hindi pa. Bago po. Oo. Ayaw mo na po dito. Oo.
Lagi-lagi. Yung mga kalingap, nagbagong isip ni Ate Joan, gusto na niyang tumira doon sa binigay ni Ninong. Oo, tsaka ano, nakakahiya baga, no? Na ano, syempre, nag-effort si Ninong na punin kayo dito. Tapos nung sumama pa nga po ako doon, ang saya ko nga po, makikita ako na yung bahay. Tapos pagdating naman po doon, nagsabi po. Parang nag-iba lang yung decision mo, ano? At nakita mong wala masyado. Kaya nung pauwi na po ako, nung hinatid nga po ako ni Kuya sa ano, nung hinatid ako sa bus. Mm-mm. Sabi po ni Kuya yung isang nagsabi sa akin. Maganda naman doon ah, kahit malayo naman ang tubig, tawagan mo lang ako, dadala kita ang tubig na inuman daw po. Niluloko pa ako ni Kuya. Yung isa baga po yung ano. Oo. Si Virador? Hindi po yung isa. Yung nag-awag po lang po ng isa. Ano yung nililigawan ka ng ni Virador? Kuy, ate, ano? Niluloko lang po, nag-review lang po. Oo. Alam po naman po. Oo. OFW yun, isang reactors ng Kalingap, si Kuya Virador. Ang kala ko nga eh, makakatuluyan mo na. Yun mga Kalingap. Pinikwento nga po niya ako dun sa loob po ng kutsa. Inaiya nga po ako makipagkwentuhan. Oo. Tapos inaano pa po ni Kuya Bel, binibidyo. Inaiya po ako matado. Oo. Ganun talaga, pag nakasama mo ang Kalingap, talagang ano, maging masaya ka, mawawala yung problema mo. Oo, ganun talagang ano. Akala ko nga po sa bahay lang talaga nila ako dadalhin, doon nila ako papakita lang nila sa akin yung bahay. Ang pala po din na pa nila ako doon sa ano. Tapos nag-picture-picture po sila, sinama nila ako. Antaya po nila kasama. Masaya ang kasama, oo. Kaya, ayun mga Kalingap, nagbago yung isip ni Ate Joanne. Hintay ko nga po sa sana. Sana bumalik na dito si Lope. But baka po may nagtira na dun sa pinuntahan namin. Oo. Ayan, may chat ko siya ngayon na nagbago yung isip mo. Ano? Oo. Punta na din kami, ate. Sige po, salamat pa, ate. Oo. Sige, bye-bye, Kambal. Bye-bye, Jocelyn. Bye-bye. Ha? Bye-bye po. Anong sabi mo? Amos po nito. Di, okay lang yan, mga bata naman. Bye-bye. Linga po. Mga Kalingap, baka last ko na tong video kila Ate Joan, baka mapunta na sila sa Daet. Ano? Ingatan mo yung mga anak mo, Ate Joan, ah. Oo. At eto, nung unang nakita ko sa Ate Joan ay talagang naawa din ako, buti na ilapit sa atin ng ano, ng taga barangay. Ayan, na-meet natin, ayan, scout natin sa Ate Joan. Napaabutan natin ng pang ano dito, pangangailangan nila. Tapos napaabutin din ng pang negosyo. Ate Joan, ano? Salamat po sa inyo. Salamat po sa nagtulong po sa akin. Oo, ng ano din ng apartment nila, ng bahay nila. Oo. Sige, Ate Joan, punta na ako. Sige. Oh, mag-ano na tayo. Last na yung siguro ito. Bye-bye. Bye-bye. Mga Kalingap, baka last ng video natin yun. At nagbago yung isip ni Ate Joan. Nagbago yung isip ni Ate Joan. Ano daw? Gusto niyang bumalik dun sa ano, ino-offer ni Ninong Bal sa kanya na bahay. Parang nahihiya daw siya na rineject niya yung binigay ni ano ni Kuya Bal sa kanya. Kasi ano, kahit naman tayo, kung tayo na sitwasyon niya, mahiya din tayo at siyempre, si Kuya Bal, kumbaga ginawa na yung lahat para sa iyo, para mapaayos ka, tapos tinanggihan mo. Mm-hmm. Talagang may isip niya din. Oo. Buti at naisip niya. Oo. Sabi niya eh, sana makaabot daw kay Kuya Bal na gusto na niya yung bahay na yun kasi kawawa daw sila dyan, mga bata dyan, siksikan, pag tumutulo yung ano, bubong. Dapat din kasi una pa lang pinag-isipan na niya ng mabuti. Oo, biglang nag-decision nung nakita niyang wala yatang kabahay-bahay doon. Yung parang, bahay naman mo? Oo, inisip niya yung negosyo niya siguro. Yan yung sinabi niya na iniisip niya daw yung negosyo niya. Gusto niyang mag-negosyo. Pero bibigyan naman daw baga ng pwesto, sabi ni Kuya Bal. Oo. Pwede siya magpalit lang. Tsaka sabi ni Kuya Bal na ano, pang samantala lang daw doon. Oo, habang wala pang nakikitang patayon ng ano. Pwede naman yun i-message si Ninong Bal. Oo. Na gano'n na yung decision niya, ano. Yan nga, tinutulungan niya. Tara na. Tara. Yan, dito ko muna tinatapos ang aking vlog kila Joanne. Baka ito na yung last na vlog natin sa kanila kasi
nakapag-desisyon na siya na babalik sa ano sa binibigay sa kanya ni Kuya Val, mga Kalingap. Thank you so much. Please support Marcos TV Channel at si Ranz Gomez Vlog, ang cameraman ni Marcos TV Channel. At kay Ninong Val, please support nyo po. Kay Kalingap Prab at Edna Vlogs at sa ating munting channel, Commando ni Marcos. God bless!